Ayan, at luto na po ang ating sinigang na bangus. Pwede na po nating patayin ng apoy, mga kadilag. Ahain na po ang ating sinigang na bangus. Sarap ng taba. Hello mga kadilag! Welcome back sa aming YouTube channel. So for today's vlog ay hapon na naman po mga kadilag. At ipagluluto na naman ng hapunan mga kadilag. Dahil maulan kanina mga kadilag at ngayon ay malamig ay masarap na ulam mga kadilag ay may sabaw. Kaya ang lulutuin po natin ngayon ay sinigang na bangus. At ito na po mga kadilag ang sangkap na gagamitin po natin sa pagluluto ng sinigang na bangus. So ang inutusan kong mamalengke mga kadilag ay si Indong. At first time yata na yung mamalengke. Ayan, kanina yung nagawa ko ng listahan. At halos kompleto naman lahat. Ang kulang lang diyan ay yung labanus o yung radish mga kadilag. Yung iba na may meron dito sa bahay. So yan, kaya ang gulay lang ang ating mailalagay sa ating sinigang ay kangkong at saka itong okra. Ayan mga kadilag, at ito po ay akin ang ipe-prepare, akin ang tatalupan yung mga ricados, tapos ay gugutayin ko na din po yung kangkong. Sayang at walang radish na nabili si Indong. Pero okay lang yan, at least may gulay pa rin po mga kadilag. So bago pala akong maghiwa mga kadilag ng ricados, ay kakaliskisan ko po muna itong isda. At ito yung hindi napakaliskisan ni Indong dahil madami daw pong nabili kanina. Yan mga kadilag, at nakaliskisan ko na ito. Hiwain ko na po mga kadilag ang ating bangus. Mataba mga kadilag ang bangus. So hiwain na din po natin mga kadilag itong mga gulay na ito at sibuyas. Unahin ko na itong okra mga kadilag. Ito po pinahugasan ko na. Tanggalin lang natin yung ano mga kadilag. Ayan, okay na mga kadilag itong okra. Sunod na po nating hiwain na itong kamatis. Next ay itong sibuyas. Ayan mga kadilag, at okay na po itong ating ricados. Hiwa ko na po lahat. So yung kangkong na lang. Ayan, hugasan na po natin itong kangkong. Tatlong beses kong hinugasan mga kadilag ang ating kangkong. Kapagay yung kangkong ay ilang beses namin hinugasan para sure. Ayan mga kadilag, at tayo po ay magluluto na. So naglagay na po ako sa kaserola ng tubig, tapos buksan na po natin itong apoy. And lagay na din po natin mga kadilag yung ating pong sibuyas. Tsaka po yung ating kamatis mga kadilag. So yan. Pagkatapos po ng kamatis mga kadilag ay lagyan po natin ng asin. Ayan. At atin pong takpan at hintayin kumulo bago po natin ilagay ang atin pong isda at saka po yung gulay. Ayan mga kadilag, at nakulo na po. Pwede na po natin ilagay ang ating isda. Thank you.
Lalagay ko na din po mga kadilag ang ating pong okra tsaka sili. Lalagyan na din po natin mga kadilag ng pang-asin. Sinigam sa isda. Binimarang ginagawa nyo. So, binimarang. Sarap dito mga kadilag ay maasim talaga. Ayan mga kadilag, muntik ka po pong makalimutan ang paminta. Ayan. Tapos po ay ating tatakpan ng saglit para po maluto yung okra din. Pwede na din po nating ilagay yung ating kangkong. Ayan mga kadilag, pwede na din po nating ilagay ang ating pong kangkong. Kaya pala maingay sa kabila ay naglalagay ng ano, yung pangdikit sa bubong dahil may butas. Ayan mga kabilang, malapit na po itong maluto. Ito na mga ating kangkong ay saglit laang din. Ayan, at natin na pong tatakpan. Palagay ko po yung luto na po ito. Natikman ko na din po ito mga kadilag ay okay na po ang lasa. Ang ating sinigangan. Sinigang na bangus. Huwag ka na mahalukay ang isda. Huwag ka na mahalukay ang isda mga kadilag. Ayan, at luto na po ang ating sinigang na bangus. Pwede na po nating patayin ng apoy mga kadilag. Tamang-tama sa malamig na panahon niyan. At yan mga kadilag, nakahain na po ang ating sinigang na bangus. At ang mga asusalas mga kadilag ay naririnig na may nakain na dito sa kusina. And kami po ay kakain na nila mama. Thank you Lord sa ating hapunan. May nakain na. Kain na. Si Indong mga kadilag ay nasa Infanta. Siya po ay nagbabike. Kaya kami lang na mama at baby ang naririto sa bahay. Ayan mga kadilag at kakain na po kami ni baby. Panapad na maksimama. O yan ay sa ating mga doggies. Napadama ka nagutom. Hindi na makaimik. Hindi pa ako nagtanghalian. Hindi wala nagtanghalian si mama. Ayan, humigop na po tayo na sa bawa. Asim kilig. Ah, sarap. Mga aso yung nakakaramdam na, kaya nagkakaingay na. Wait lang, guys. Okay, kakain na. Kain po, ang kadilag. Sarap ng taba. Sarap. Kaya match yung ganito. Lalo kapag mataba yung bangus. Ay yung lasa ng taba. Tapos ay maasim. Kaya nila na baby ang matara. Si mami nagpapakain na ng mga aso. Ayan. May daming taba sa'yo, be. Nakakit mo lahat ng taba. Sarap lang. Oo, ba? Sarap ng taba, be. Swerte ako sa taba. Nina mama! Ubus agad. Maganda na, matataba. Matataba ng mga kadilag ng aming aso.
ba yun naman ni Kuwan. Ang sain namin sa isang araw ay Kuwan. Siguro mamaya isang kailunhan. Ay, isang saingan. Kasama mga aso. Kada meal. Parang nag-uusok na sa kamay. Hoy, nakay nag-uusok na. Hoy, mausok na! Oh, at doon ay siga. Super lakas. Nakaiba na pati ang amoy. Ay, ba't yung nabinantayan ni Nini? Nini, ba't di mo nabinantayan? Pasilip. Pasilip-silip ka pa, ha? Mga, ah, bae, nasa Indong. Indong, kain na! Siguro inaapurahan ako. Kumuha ulit ako ng sabaw. Oo, napadamak si Be. Indong, kain na! Yan po ang namalengke. Kain na, Bendong.